Hi! Magandang araw! Ang video na ito ay tungkol sa bakit nahihirapan ang batang magbasa kahit alam niya naman lahat ng letters or letter sounds. So, panoorin mo ang video na ito dahil bibigyan kita ng dahilan kung bakit nahihirapan ang bata at simpleng solusyon pero napaka-importante ito para maiwasan kung bakit siya nahihirapan magbasa. Hi! Kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, isa akong teacher na ang focus lang ituro right after class, during the weekend and vacation ay reading subject. Marami na akong experience sa reading, kaya alam ko na matutulungan ka ng video na ito. Meron nga akong experience dati during the pandemic. Yung isang parent lumapit sa akin. Ang sabi niya, "Teacher, alam ng anak ko lahat ng letter sounds, pero hindi siya nakakabasa." Ngayon, ang ginawa ko, nagkaroon kami ng assessment. Nung pag-assess ko, yung pag-pronounce niya pala ng letter sounds ay mali. Mga parents, napaka-critical kung paano i-pronounce ang letter sounds. So, balik tayo sa tanong na bakit nahihirapan ang batang magbasa? Dahil nga sa maling pag-pronounce ng letter sounds. Nilalagyan nyo ng extra sound na A sa dulo ng mga letters. Kaya nga, ipropronounce ko ulit ang mga letter sounds ngayon, depende ngayon sa category. So, may category tayo ng pag-pronounce. Kaya nyo nalalagyan ng sound na A sa dulo, yun nagiging problema. So, ang solusyon dyan, i-pronounce ng mabuti yung sounds. May tinatawag tayong continuous sound, yung pwede mong pahabain, at meron din tayong tinatawag na stop sounds na hindi mo na siya pwedeng pahabain. Ganito yon. I-pronounce ko sa inyo bawat letter. A. So, pwede, no? E. F. I. L. M. N. O. Q. R. Yung letter R, hindi po siya ra, kundi R. S. A. V. W. Hindi po siya wa. X. Y. Z. Itong sa letter Y, hindi po siya ya, kundi y. Dito naman po tayo sa stop sound. Ang stop sound ay hindi na po pwede siyang pahabain. Ganito pang pag-pronounce. B. Hindi po siya ba. K. D. Mabilis lang. G. J. K. P. T. Sa pag-pronounce ng mga ito, tatandaan na ilagi kong ine-emphasize na huwag niyong lalagyan ng extra sounds na A. Kasi pag binasa yung bata, halimbawa bibigyan ko kayo ng word, yung word na big. Diba? Pag pinabasa mo yon, kung B, yung B doon, yung letter B, pag binasa niya na ba, magiging baig, baig ang basa. Kaya nga, in-emphasize ko ang continuous sounds at saka stop sounds, ito ay napaka-importante para hindi mahirapan ang bata magbasa. Bakit ko pa sinasabi sa inyo o gumagawa pa ako ng video kung bakit nahihirapan ang mga bata magbasa, binibigyan ko kayo ng solusyon at mga dahilan. Dahil naniniwala ako na dapat hindi nahihirapan ang batang magbasa, dapat sila ay nag-e-enjoy. Kaya niyan umupo sa'yo pag mga grade 3, grade 4 na nahihirapan magbasa, kaya umupo sa'yo ng isang oras basta madali sa kanya yung pagbabasa. Kaya nasa inyo, nakasalalay sa inyo mga magulang kung paano nyo ito ituturo sa kanila. Kaya itinuturo ko sa inyo yung mga basic skills. Ang kalaban kasi natin dito, kung ayaw nang magbasa ang bata at kayo rin naman gusto nyo silang tulungan, pero nahihirapan din kayo. So, both kayong nahihirapan. Kaya nandito ako gumagawa ng video para turuan kayo ng basic skills. Kaya nga, samahan nyo ako sa aking private group na Balay Agbasa, Your Reading Tutor. Yan kayo pwedeng magtanong ng mga difficulties or progress ng inyong mga anak sa reading. Tandaan mga parents na sobrang hirap sa kanila ng reading. Kaya nga, gawing madali sa kanila, mas mag-enjoy sila sa kanilang reading session sa inyo. Gumawa ng habit ng pagbabasa para mahanapan nyo yung technique
na akma sa kanila sa kanilang reading. Ay siya nga pala, don't forget naman po na like, share, and subscribe to my channel para may spread pa ni YouTube ang ganitong mga content. So, sa susunod po ng mga video, magkita po tayo ulit. God bless po. Paalam!